Hello, magandang umaga mga katakuyan. So ang video ko ngayon ay bibigyan ko kayo ng simple tips base sa aking experience sa pag-aalaga ng partner. So sa pag-aalaga ng partner, syempre kailangan mo dito medyo focus ka kasi malaki ang puhunan dito at medyo kailangan mo ng matinding pag-aalaga. So ang experience ko sa pag nakuha mo yung biik, for example, day 1, 1 to 2 months, kakainin mo siya ng starter feeds. So, pagpapakain nyo nan is, hanggat maaari is 3 to 4 times. So, magpakain ka ng 7 or 7, magbigay ka ng at least 1 kilo. Tapos ay another 1 kilo sa 10 o'clock, tapos another 1 kilo sa 2 o'clock, at another 1 kilo doon sa bago humapon. So mga 5 o'clock or 4 o'clock, ganyan. So yun yung method ko sa 1 to 2 months. So pag umabot naman siya ng 3 to 4 months, so gagawin ko na siyang 3 times a day. Kung maaari, 3 times a day. Sa umaga, hello? So yung equivalent niya doon sa ano is most likely is 1 kilo per head. Ayan, 1 kilo per head sa umaga. Tapos sa tanghali, at least kalahati nung binigay mo sa umaga. And then sa hapon is, kung ilan yung inilagay mo sa umaga, is yun din sa hapon. So ang papakain mo naman doon is grower feeds. Ayan. So kailangan sa 3 to 4 months is grower na siya kasi yan yung stage na pinakamabilis silang lumaki. So yung 1 to 2 months kasi is syempre hindi pa yan malakas kumain or nag-aaral pa lang yan kumain, kaya bibigyan mo siya konti-konti para pag natuto siya malakas siyang kumain. So after naman ng 4 months, so din mo na siya bibigyan. So from starting ng 5 months, din mo na siya bibigyan at least 2 times a day. Or 3 times a day, pwede rin, para mas mabilis talaga yung paglaki ng alaga mo. So ang ginagamit ng iba is finisher, pero ang ginamit ko is grower pa rin. So pwede ka naman makabenta gamit lang ang grower kasi yung finisher is, according to them, is nakakapagpa ganda ng laman ng baboy. But kung ang alaga mo naman is talagang subok na maganda yung quality, hindi mo naman kailangan na mag-finisher. Tulad nung nalagaan ko, ayan, maganda naman yung laman niya. So, hindi ko na siya nag-shift sa finisher. So, continuous ko lang siya ng grower. So, ano nga ba ang problema ng mga baboy? Kadalasan problema ng mga baboy is yung ubo. So ang ubo, kailangan mong gamutin as soon as the day 1 na nakita mo na may ubo, turukan mo na agad siya kasi 3 days yan ang pagtuturok ng ubo. 3 days yan. Tapos pagtatae naman, so nagtatae, sa day 1, turukan mo na din siya agad kasi napakahirap gamutin ng pagtatae ng baboy kasi yan yung nakakapagpabagal ng paglaki. At syempre yung pagpupurga. Kailan nga ba pinupurga ang baboy? Ang baboy ay pinupurga kasabay ng or before ka magturok ng vitamins. So pupurgahin mo muna siya, tapos after nun saka mo sila tuturukan ng vitamins para mas tumakaw sila at mas mabilis silang lumaki. So yun, hopefully nakatulong sa inyo to. So yun yung aking experience sa pag-aalaga ng baboy. At kapag nga pala ang baboy ninyo ay sa tingin nyo ay tumitimbang na ng 75 kilos and above, that's the time na pwede nyo na siyang ibenta. Kasi dito sa amin sa Batangas, yun yung passing na weight niya kapag bumibili dito ng live weight. So 75 kilos ang pinakamababang timbang ng baboy para mabenta siya. So yun lang po at maraming salamat. Kita-kita tayo sa mga susunod kong video.
at happy farming sa ating lahat.